Natapos na tayo sa mga highlight ng laban sa Volume 9, kung kaya't ngayon ay dadako na tayo sa Volume 10 at pasensya na dahil natagalan ako sa pag-upload sapagkat medyo natagalan din ako sa pagbabasa at gaya nga ng sinabi ko ay mahalagang impormasyon at mga fight scene lamang ang aking re-review sa Tensura Light Novel. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa, simulan na natin. Pagkatapos ng magandang resultang naganap sa Founding Festival ay naalalang bigla ni Rimuru na hindi pa niya nabibigyan ng gantimpala si Diablo dahil sa magandang effort na pinakita nito simula nang siya ay maging kasamahan ni Rimuru. Wika ni Diablo ay hindi naman daw niya kailangan ang mga ganong klasing bagay dahil ang tanging nais lamang niya ay makatulong sa ating bida. Binigyan daw ni Rimuru si Hakuro ng bakasyon at kasama na nito ngayon si Momiji upang sanayin sa pakikipaglaban, samantalang si Gobta ay nagkaroon ng VIP badge upang makapunta sa 95th floor sa loob ng labyrinth kung saan doon naninirahan ang mga elves. Si Gabiro naman ay binigyan ni Rimuru ng bagong research facility sa ika-isang daang palapag ng labyrinth dahil sa ngayon ay head director na ito samantalang si Vesta naman ay vice director. Ganun na rin ang iba pang mga opisyal ni Rimuru ay nagkaroon ng reward dahil sa kanilang mga naging pagsisikap, subalit ang pinakamalapit daw kay Rimuru na si Diablo ay hindi pa rin niya nabibigyan ng dapat sa kanya. Wika ni Diablo ay may hihilingin daw sana siya at sana ay mapagbigyan daw sana siya ni Rimuru at tanong naman ni Rimuru ay ano naman daw ang bagay na yon at sagot namang muli ni Diablo ay pagbigyan daw sana siyang mag-recruit ng mga makakasama upang makatulong sa mga iilang gawain. Ang pagkakaintindi naman ni Rimuru na tinutukoy ni Diablo ay gaya ng pagtitimpla ng kape, kung kaya't naisip tuloy ni Rimuru na bakit nga naman gugustuhin ni Diablo na magtimpla lamang ng kape eh nagtataglay ito ng napakalakas na kapangyarihan. Sagot naman ni Diablo ay hindi raw yun ang kanyang tinutukoy dahil ang magsilbi daw sa tabi ni Rimuru ay napakahalagang gawain para sa kanya, sapagkat ang kanyang tinutukoy daw na maaaring gawin ng kanyang irerecruit ay katulad ng pagwasak ng isang bansa at ang mga gawaing nakahanay dito. Nagulat si Rimuru sa sinabi ni Diablo at kanyang naisip na mas mahalaga kay Diablo na ito ay nasa kanyang tabi, kung kaya't hindi niya raw mabasa ang nasa isip talaga ni Diablo. Kaya sagot niya kay Diablo ay nakita niya na ang gustong mangyari nito, subalit kung pagsakop ng bansa ang pag-uusapan ay meron naman daw si Benimaru at Sowei na siyang nagtataglay ng lakas at katalinuhan. Tugon naman ni Diablo ay wala daw siyang balak na agawin o lagpasan ang status ni Benimaru, subalit meron lamang daw siyang mga dating kaibigan na capable na gawin ng mga ganong klaseng bagay at gusto rin daw niyang alukin ang mga ito upang maging kanilang mga kasama. Naisip ni Rimuru na gusto ni Diablo na mag-recruit ng makakasama mula sa ibang bansa, kaya naman pumayag na ito sa gustong mangyari ni Diablo at tinanong niya na kailangan daw ba ni Diablo ng pera sa kanyang gagawin. Napangiti naman si Diablo at sinabing hindi raw interesado sa pera ang kanyang mga ire-recruit, subalit kailangan daw nila ng katawan upang iposes at makagalaw sa mundong ibabaw. Ngayon ay nagets na ni Rimuru na ang tinutukoy ni Diablo ay mga demon din na kagaya niya, kung kaya tanong niya na sapat na raw ba ang katawan na katulad ng ginawa niya kay Beretta dahil hindi niya raw magagawa ang pag-aalay ng katawan kagaya ng ginawa niya kay Diablo. Tugon ni Diablo ay sapat na raw yun at sisiguraduhin niya daw na hindi ito magre-reklamo tungkol sa mga bagay na yon. Naisip ng ating bida na nataong nag-request din si Ramirez na gumawa siya ng katawan para sa kapatid ni Trainee dahil magsisilbi ang mga ito upang makatulong sa loob ng labyrinth, kung kaya't gagawa na rin daw siya ng ekstrang katawan pagkatapos niyang gawin ang katawan na hinihiling ni Ramirez. Tanong ni Rimuru kay Diablo ay sigurado raw ba ito na yun lamang ang kanyang kahilingan? Kaya sagot ni Diablo ay yun lamang daw, ngunit may mga subordinate daw ang kanyang mga ire-recruit, kung kaya't hayaan rin daw siyang i-recruit ang mga ito upang kanilang maging kasama. Naisip ni Rimuru na malaki ang tiwala ni Diablo sa kanyang sarili na tila ba nakita na nito na hindi makakatanggi sa kanya ang mga demon na kanyang aalukin. Sagot ni Rimuru ay okay lamang daw ba sa mga ito na hindi sila mabayaran? At sagot naman ni Diablo ay kung mabibigyan daw ni Rimuru sama ng katawan ng mga demons na kanyang tinutukoy, ay tiyak daw na matutuwa ang mga ito at siguradong magiging loyal sa kanya. Tanong muli ni Rimuru ay ilan daw bang demonyo ang i-recruit ni Diablo? At tugon naman ni Diablo ay nasa around 100 demons, subalit kung pipilitin niya ay kaya niyang mas maging marami pa, pero hindi na daw ito lalagpas sa 1,000
negatibong demonyo. Nagulat si Rimuru dahil napakadami naman daw nito at tanong niya kay Diablo ay ano raw ang ibig sabihin nito na hindi nalalagpas sa 1,000 demonyo. At napatanong muli na gusto raw ba ni Diablo na mag-umbisa ng digmaan laban sa mga demonyong ito gamit lamang ang kanyang sariling lakas? Sagot naman ni Diablo ay hindi niya daw naiisip na siya ay lalabanan ng mga demonyong ito. Subalit kung sakaling lumaban daw sila ay hindi naman daw siya mahihirapan para manalo. Napaisip si Rimuru na saan daw ba nanggagaling ang lakas ng loob ni Diablo, kaya tanong niya dito ay magiging okay lamang daw ba ang lahat, at sagot muli ni Diablo ay okay naman daw at naiintindihan naman daw niya na malaki ang bilang ng mga ito kung kaya tatapusin niya daw ang mga demonyo na wala namang pakinabang. Sagot naman ni Rimuru ay hindi raw yun ang ibig niyang sabihin dahil iniisip lamang niya ang kapakanan ni Diablo. At masayang ngumiti si Diablo na wala raw magiging problema sa kanyang gagawin. Nang makita niya ang naging reaksyon ni Diablo ay naiisip ni Rimuru na siya ay nagmukhang tanga doon dahil maaaring mas malakas pa raw si Diablo kung ikukumpara sa kanya. At kung katulad ni Diablo ang magsasabi ay mainam kung hindi na siya magko-comment pa. Kaya naman sinabi ni Rimuru na maghahanda raw siya ng 1,000 avatar bodies at mag-ingat daw si Diablo sa kanyang gagawin. Masayang nagbaw si Diablo at sinabing kahit nalulungkot siyang mahiwalay sa tabi ni Rimuru ay hayaan daw siyang umalis muna pansamantala para sa kanyang gagawin. Wika naman ni Shion ay siya na raw ang bahala sa mga gawain kung kaya't umalis na raw ito na parabang nagtataboy lamang ng sagabal sa atensyon ni Rimuru. Naisip ni Rimuru na parabang sinasabi ni Diablo na mas mabuti kung lalakad na agad siya ngayon kaysa ipabukas pa sa kanyang magiging paglalakbay. Honestly speaking daw ay medyo nag-aalala daw si Rimuru kung si Shion lamang ang kanyang sekretary. Subalit kung may mangyari man daw na hindi inaasahan ay naroon naman si Shuna. At sana raw ay walang masamang mangyari na ikakasakit ng kanyang ulo. At doon ay nagsimula na ang paglalakbay ni Diablo upang mag-recruit ng mga demonyo. So grabe talaga si Diablo mga kaibigan, dahil ang laki talaga ng tiwala niya sa kanyang sarili na sadyang nakakapagpatayo talaga ng balahibo sa aking mga katawan, dahil tila ba minamaliit lamang niya ang mga demonyong kanyang tinutukoy. Kaya naman huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang ating video, at hanggang dito na lamang. See you to my next upload. Goodbye.